mo nang alamin kung paano ako naging CEO. Makasabi ka sa akin ng bobo, parang ka-level mo lang ako ah. Baka gusto mong bawasan ko ang sahod mo. Inis na banta na Drake sa dalaga. Kayo nga, makatanga sa akin, akala mo naman close tayo. Sa ating dalawa sir, ikaw ang tanga dahil hinahayaan mo lang ang girlfriend mo na may kasamang iba. Paano kasi, sa halip na suyuin mo, binabaliwala mo? Hindi mo na siguro gusto si Ma'am Angel ano? Walang prenong tanong ni Therese kay Drake. Alam mo, ang sarap pa sa akin ng saging yung bibig mo para manahimik. Napipikon ang sabi ni Drake sa kanya. Hala, paborito ko pa naman ang saging, sir. Sagot naman ni Cherry sa kanya. Pinakalma ni Drake ang kanyang sarili dahil wala siyang sasabihin na walang iraraso ng kanyang secretary. Drake, kumalma ka. Kailangan mo pa ang tanga mong secretary. Sabi ni Drake sa kanyang sarili. Sumunod ka sa akin hanggang doon sa may puno ng niyog. Charisse, pero dito ka sa tabi ko. Utos na lamang ni Drake sa dalaga. Ang guling niyong kausap, sir. Sabi niyo sumunod ako tapos gusto niyo sa tabi niyo ako. Seryosong sabi ni Charisse kay Drake. Hinablot na lamang ni Drake ang kamay ni Charisse para hindi na ito umangal pa. Huwag ka na magsalita, okay? Bulong ni Drake sa kanya at nagpatuloy na silang naglakad. Habang hawak ni Drake ang kamay ni Charisse ay tinatanaw na lamang sila ni Angel. Halos hindi makapag-concentrate ng pictorial sa Angel dahil sa sobrang selos. Ngunit ang hinihintay niya lamang ay suyuin siya ni Drake ngunit malabo yatang mangyari iyon. Pagkatapos ng pictorial ay niyaya niya na si Aaron na umuwi. Akala ko ba magstay tayo dito na isang gabi? Tanong ni Aaron sa kanya nang yayain niya itong umuwi na. Lalo lang ako masasaktan kapag nakikita ko na may ibang kasama si Drake. Aaron, umaasa ako na susuyuin niya ako pero mas gusto niya pa yatang makipag-break ako sa kanya. Nakita mo naman kung gaano sila ka-sweet ng secretary niya. Sabi ni Angel kay Aaron, bakit kasi si Drake pa ang minahal mo, Angel? Sana ako na lang ang binigyan mo ng pagkakataon na mahalin ka. Ngunit, handa pa rin ako maghintay kung kailan mo ako bibigyan ng pagkakataon. Kung kailan mo bibigyan ng pagkakataon ang pagmamahal na inaalay ko sa'yo. Galing sa puso na sabi ni Aaron kay Angel. Salamat sa pagmamahal mo, Aaron. Bigyan mo pa ako ng panahon para sagutin ka. Malabo na yata magkabalikan pa kami ni Drake. Kaya hindi naman siguro masama kung bigyan kita ng pagkakataon at ibaling ko na lang sa'yo ang pagmamahal ko para kay Drake. Sabi ni Angel kay Aaron. Nagkaroon ng pag-asa si Aaron sa sinabi ni Angel, kaya sa tuwa niya ay niyakap niya ito. Handa kitang intayin, Angel. Matututunan mo rin ako mahalin. Hindi ka magsisisi na binigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka at alagaan. Yumakap din si Angel kay Aaron at kahit na masakit ang paghihiwalay nila ni Drake, ay inisip niya na lamang na sa pag-ibig ay hindi lahat nananalo. Matagal man silang magkasintahan ni Drake ay tatanggapin niya na lang sa sarili na hindi sila ni Drake ang para sa isa't isa. Sumapit ang gabi, ang ibang empleyado ay pumasok na sa mga kwarto ng kanilang kinuha sa resort. Ngunit si Therese ay nagpalit ng kanyang swimsuit na kulay pula na may halong itim sa gilid. Ang sexy niyang tingnan sa suot niyang iyon. Lumusong siya sa dagat at tumingala sa mga bituin at buwan na siyang nagsisilbing ilaw. Nakita siya ni Jane na nagbo-burn fire kasama si na Ricky, Drake at ang dalawa nilang kasama na si Alma at Rhea. Si Therese ba yun? Ang ganda niya talaga. May paghangang tura ni Rhea sabay turo sa dalaga. Napatingin naman ang mga kasamahan ni Rhea pati si Drake at Ricky sa itinuro niya sa kanila. Wow, iba talaga ang ganda ni Therese. Perfect talaga. Buong paghangang wika ni Ricky at tumayo. Oh, ba't ka tumayo? Tanong ni Drake kay Ricky. Siyempre, sasamahan ko si Therese na maligo. Ano ka ba, dude? Tara, maligo na tayo. Yaya ni Ricky sa mga kasama. Style mo, bulok! Bulyaw ni Drake sa kanya. Naku, sir. Diskarte mo, bulok! Tudyo naman ni Jane sa kanya. Nagtawa na naman ang dalawa pero humakbang na si Ricky para puntahan si Therese. Umahon si Therese sa tubig at naupo sa tabi ng dagat at nakatanaw sa mga bituin. Ano ba, Therese? Bakit ba lungkot mo? Huwag kang umiyak dahil matapang ka, di ba? Dapat maging masaya ka dahil nakakalusong ka ulit sa dagat sa pangalawang pagkakataon simula na makapagsalita ka.
Sabi ni Cherie sa kanyang sarili. Ano ba? Huwag kang umiyak. Hindi ka naiiyak, di ba? Nangako ka na hindi ka naiiyak pagkatapos na mawala ng hininga mga magulang mo sa mga kamay mo. Matapang ako. Matapang ako. Hindi na ako iiyak. Patuloy niyang sabi sa kanyang sarili. Narinig ni Ricky ang mga sinasabi niya. Charisse? May inang tawag ni Ricky sa kanya at naupo ito sa tabi niya. Sir Ricky, bakit hindi pa po kayo natutulog? Tanong niya sa binata. Ikaw nga hindi rin natutulog. Bala ko rin kasing maligo sa gabi para hindi mainit. Sagot ni Ricky sa kanya. Tumango lang si Charisse at malungkot na tumingin sa karagatan. May pagkakataon talaga na nalulungkot siya kapag naiisip niya ang kanyang mga magulang. Mukha yatang malungkot ka. Narinig kita na kinakausap mo ang sarili mo. Pwede mong i-share sa akin ang problema mo. Puna ni Ricky. Okay lang sa iyo na ikwento ko kung bakit ako malungkot? Tanong niya. Oo naman. Isipin mo na lang na kaibigan mo ko. Maganda yung may mga pinagsasabihan ka sa mga problema mo. Tugon ni Ricky. Pinipigilan ko kasi na hindi ako iiyak dahil naalala ko sina Papa at Mama. Umpisa ni Charisse. Malungkot na napabuntong hininga upang hindi siya umiyak. Nasaan ba mga magulang mo? Nagtatakang tanong ni Ricky. Nasa ilalim na sila ng nicho, nakalibing. Malungkot niyang sagot kay Ricky. Pasensya na. Wala ka na palang mga magulang. Paumanhin ang binata. Matagal na silang nasa sementeryo. Alam mo ba, na ang huli namin pasyal ay sa dagat din? Ang saya namin noong una nagbakasyon sa Paradise Island. Naalala ko pa mga ngiti nila Mama at Papa. Alam mo ba, sir, kung ano ang hiling ko sa kanila habang nasa dagat kami? Anya na nakangiti ng pilit kay Ricky at nakikinig lang sa kanya. Anong hiniling mo? Na bigyan nila ako ng kapatid para may kalaro ako. Pero hindi na nila natupad dahil nawala na sila. 9 taong gulang ako noon. Noong umuwi na kami sa La Huerta, ay gustong-gusto ko sumakay sa bus. Lagi kasang sa van kami sumasakay o di kaya sa taxi. Siyempre, sinunod naman nila ang gusto ko para na-experience ko rin ang sumakay ng bus. Pero noong nasa kalagitnaan na kami ng biyahe, bigla nilang nawala ng preno ang bus na sinasakyan namin. Kaya nabangga nito ang isang truck na may lamang buhangin. Marami ang nasawi noong araw na iyon. Nang mabangga ang bus, nawalan ako ng malay at nang magising ako, nakita kong duguan ang mga magulang ko habang yakap-yakap nila ako. Tapos ang masakla pa ay nasusunog na ang likuran ng bus. Sinubukan kong buksan ang bintana pero hindi ko nagawa. Iyak ako ng iyak habang ginigising ko sila pero hindi na sila sumagot hanggang sa inapula ng bombero ang apoy at kinuha nila ako sa loob ng bus. Kwento ni Charisse at sumingot-singot. Pinipigilan niya na hindi maiyak ngunit baka sa mukha niya sobrang lungkot at pangungulila sa kanyang mga magulang. Alam mo ba na simula noon hindi na ako nakapagsalita pa? Ayokong magsalita. Ayokong umiyak noon. Ayokong masaktan. Alam mo ba noong hindi pa nangyayari ang trahedyang iyon, laging proud na proud ang mama ko at papa ko sa akin dahil lagi akong first honor sa school. Ngunit noong pumasok na ulit ako sa school, palagi na lang akong zero. Mula na lumabas ako sa labas ng bus na iyon, 3 taon akong hindi nakapagsalita. Sobrang naawa si Ricky sa pinagdaanan ni Charisse. Hindi niya akalain na ganoon katindi ang pinagdaanan ng dalaga. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Mabuti't nakapagsalita ka pa. Malungkot na sabi ni Ricky. Pinagamot ako ni tita at tito. Tapos noong nag-aaral ako, lagi akong tinutukso ng mga kaklasiko. Ang tanga ko raw, bobo at mahinang kukote. Maganda lang daw ako pero walang common sense. Paano kasi sabi nila, ang layo daw ng sagot ko sa mga tanong nila. Pero hindi ako umiiyak noon at wala akong pakialam kung anong sasabihin nila sa akin. Basta sabi ko sa sarili ko, hindi na ako masasaktan at hindi na ako iiyak. Kahit sabihan pa nila ako ng tanga, bobo, mahina ang kukote, eh hindi na ako masasaktan at mapipikon dahil ako lang ang nakakakilala sa sarili ko. Malalim na napabuntong hininga si Ricky at naawa na lamang siya sa pinagdaanan ng dalaga. Ngayon niya lang ito naunawaan kung bakit ganoon si Charisse dahil pala sa nangyari sa buhay nito. Mabuti't matapang ka, Charisse,
Tama yan. Huwag mong pansinin ang mga masasamang sinasabi ng ibang tao sa'yo o kung ano man ang tawag nila sa'yo. Ang mahalaga ay mabuti ang puso mo. Tayo na Ricky sa kanya. Sir, sabihin mo nga ako na tanga ko. Nagulat naman si Ricky sa gusto ni Therese na gawin niya, kaya napakunot na lang ito ng kanyang noo. Ha? Bakit ko naman sasabihin yan sa'yo? Nagtatakang tanong ni Ricky sa dalaga. Basta lang, sir. May gusto lang ako malaman. Sabihan mo ako ng ang tanga-tanga ko. Pagpupumilit na utos ni Therese. Hindi ka naman ganoon para sa akin, Therese. Tanging sagot sa kanya ni Ricky. Sige na, sir. Sabihin mo na kasi akong tanga. May gusto lang talaga akong malaman. Para tumigil na siya ay sununod na lamang ni Ricky ang kanyang utos. Sige na nga. Ang tanga mo, Therese. Isa pa, sir. Napakamot na lamang si Ricky sa kanya at sinunod ang sinabi niya. Ang tanga-tanga-tanga mo, Therese. Sabi naman ni Ricky. Napakunot ng noo si Therese at nakasamangot na tinanong si Ricky. Bakit ganun? Ano yun? Nagtatakang tanong ulit ng binata. Hindi niya maintindihan ang gustong sabihin ni Therese. Bakit kapag si Sir Drake ang nagsasabi sa akin ng ganoon, parang may karayom na tumutusok sa puso ko? Siguro, si Sir Drake may matalim na dila, sir, ano? Natawa na lang si Ricky sa sinabi ni Therese. Alam mo namang dragon yan, kaya ka siguro nasasaktan. Sabi naman ni Ricky sa kanya. Sabagay, sir. Ilang taon na ba si Sir Drake at Ma'am Angel? Naniningkit na ang mata niya na bulong na tanong kay Ricky. 3 taon na yata sila o 5 taon na sila ni Angel? Alangan ang sagot na Ricky dahil hindi naman niya alam kung ilang taon na ang mga ito. Wow, mabuti tumagal sila ng ganoong katagal. Naku, kung ako kay Ma'am Angel, siguro 5 oras ko lang na nagiging boyfriend niyan si Sir. Hindi ko tatagal sa ganyang robot na dragon. Maliban sa robot, suplado pa. Tapos wala man lang ka-sweet-sweet sa katawan. Ang asip siguro ng dugo ni Sir Drake, ano? Umagalpak ng tawa si Ricky sa panlilibak ni Therese kay Drake. Grabe ka kay Drake, ha? Kapag marinig niya yan, makatanggalin ka na niya sa trabaho. Natatawang biro ni Ricky sa dalaga. Agad na tinakpan ni Therese ang kanyang labi. Takot na baka marinig ng amo niya ang kanyang sinabi at baka mawalan nga siya ng trabaho. Mabuti pa'y maligo na tayo, sir. Yaya niya na lang kay Ricky. Kahit paano ay nawala na ang lungkot niya. Tumayo sila ni Rick at lumusong sa tubig sa kanagtampisaw. Habang si Drake naman ay nakatanaw lang sa dalawa habang nag-iihaw ng isda. Kayong tatlo, hindi ba kayo maliligo? Tanong niya kina Jane, Rhea at Alma. Maliligo, sir. Kayo po, sir. Hindi po ba kayo lulusong sa dagat? Tanong ni Jane sa kanya. Mauna na kayo at tatapusin ko lang itong iniihaw ko. Sagot ni Drake. Lumusong na rin ang tatlo sa dagat na kinaroroona ni Therese at Ricky. Habang si Drake naman ay tinawagan ng assistant ng kanyang ina na si Albert. Kaya sinagot niya ang tawag nito. Hello? Sir Drake? Albert, kumusta si mama? Nakainom na ba siya ng kanyang gamot? Tanong ni Drake. Opo, sir. Nandito po pala si Ma'am Angel kanina. Nag-resign na po siya bilang model ng clothing line ni Ma'am Belen. Kaya medyo masamang pakiramdam ni Ma'am Belen. Napabuntong hininga si Drake sa narinig. Ikaw na muna bahala kay mama, Albert. Sa susunod na araw pa ako makakauwi. Bilin niya sa assistant ng kanyang ina. Sige, sir. Ingat po kayo. Pagkatapos nila mag-usap ni Albert ay pinatay niya na ang cellphone. Alam niya na nalulungkot ang kanyang ina sa paghihiwalay nila ng Angel. Ngunit hindi siya ang tipo ng lalaki na susuyo sa isang babae na ito naman ang nakipaghiwalay sa kanya. Sa isip niya hindi rin matitiis ni Angel na makipaghiwalay sila sa konting hindi pagkakaunawaan. Sa 5 taon nila ni Angel, iniisip niya na hindi iyon hahayaan ng dalaga na mabaliwala iyon o masayang ang pinagsamahan nila. Nang maluto na ang inihaw niyang isda ay tatayo na sana siya para maki-join kina Ricky sa pagligo. Ngunit umaho naman ang mga ito at pumunta sa kanya. Hindi niya alam ang nararamdaman niya nang makita ang sexing katawan ni Therese na suot-suot ang swimsuit na kulay pula na may halong itim. Bigla na lamang nag-init ang kanyang katawan na hindi niya maintindihan. Hindi naman ganito ang nararamdaman niya sa iba lalo na kay Angel. Baliwala sa kanya na makitang naka-swimsuit noon sa Angel pero
Kay Charisse, ay para siyang nilalagnat. Umiwas siya ng tingin kay Charisse at kay Ricky siya tumingin. Bakit kayo umahon? Wala sa sarili niyang tanong kay Ricky. Kakain muna kami. Hindi ka ba maliligo? Tanong ni Ricky sa kanya. Hindi na siya nakasagot nang tumabi sa kanya si Charisse. Wow, ang sarap naman itong inihaw na isda. Pwede pa hingi, sir? Tanong nito sa kanya at kumuha na ito ng isa. Iba ka rin ano? Nagpapaalam ka palang pero kumuha ka na. Inis na sabi ni Drake sa dalaga. Umurong siya dahil pakiramdam niya ay napapaso siya kapag dumidikit ang braso ni Charisse sa kanyang braso. Wala namang pakialam si Charisse sa sinabi ni Drake at pinapak nito ang isda. Salo-salo nilang kinain ang isda at naligo sa dagat. Pagkatapos ay nagpahinga na sila sa kani-kanilang silid. Ngunit si Charisse ay tent lang ang kinuha niya na maging higaan niya. Mas gusto niya kasi na sa tent matulog na nakalatag sa buhanginan. Tulog na ang lahat ngunit siya ay hindi makatulog kaya lumabas siya ng tent at naglatag ng tela sa buhanginan at doon naupo at binalot niya ng kumot ang kanyang katawan. Pinagmamasdan niya ang mga magkasintahan o magkakaibigan na nakalatag ng tela sa buhanginan. Naalala niya si Roy. Ilang araw na rin hindi ito tumatawag at nagsisin ng message niya kaya iniisip niya na baka busy lang ito. Habang si Drake naman ay hindi rin makatulog kaya lumabas din siya sa tent na tinutulugan niya. Magkatabi lang sila ng tent ni Charisse. Nang makita niya ang dalaga sa labas ay nagtataka siya kung bakit hindi pa ito natutulog kaya pinuntahan niya ito. Ba't hindi ka pa natutulog? Bukas maaga pa tayong aakyat ng bundok. Anya sa dalaga. Nagulat pa ng bahagi ang dalaga na magsalita siya. Nakakagulat ka naman, sir. Sa tent din pala kayo natutulog. Hindi kasi ako naantok, sir. Kayo po, ba't gising pa? Uy, iniisip mo si Ma'am Angel, no? Panunokso nito sa kanya. Pumasok ka na nga sa tent mo at baka gapangin ka ng ahas dyan. Sabi ni Drake sa kanya. Wala namang ahas dito, sir. Sa magubat na lugar lang ang ahas at wala sa dagat. Sagot ng dalaga sa kanya. Maraming ahas sa dagat at huwag kang pakakampante at baka matuklaw ka. Makahulugan niyang sabi kay Charisse. Paano magkakaroon ng ahas sa dagat? Inosente nitong tanong at tumayo na lamang. Good night, Sir Drake. Saad ng dalaga sa kanya at pumasok na ito sa tent nito. Napapailing na lang si Drake sa kakulitan ng kanyang secretary. Pumasok na rin siya sa kanyang tent at natulog. Kinabukasan ay alas 4 ng umaga ay nagising na silang lahat para mag-asikaso ng kanilang sarili at mag-almusal muna bago nila akyatin ang bundok ng Fujiko. Isang linggo din naman silang nag-workout sa kani-kanilang bahay. Nagjo-jogging sila ng madaling araw bago pumasok sa opisina. Si Charisse ay kasama pa nito ang kanilang aso na si MacArthur na mag-jogging sa highway. Kauna-unahang akyat ito ni Charisse. Si Drake ay madalas na siyang nakakaakyat ng bundok kasama si Ricky at si Angel. Kung hindi lang sila nag-break ni Angel ay malamang kasama ito sa team building nila. Ngunit sadyang nagkataon din na dito sa Burnham Resort, nag-pictorial si Angel kaya hindi maiwasan na hindi nila makita ang isa't isa. Nang matapos na silang mag-almusal ay nagtipon-tipon sila kasama ang tour guides nila na tatlo. Handa na ba kayong akyatin ang bundok ng Fujiko? Tanong ng leader ng tour guide. Yes po, sagot ng mga kasamahan ni Charisse. Si Charisse naman ay abala sa pagtatali ng sintas ng kanyang sapatos. Naka-jacket silang lahat dahil malamig ang simoy ng hangin sa tuktok ng bundok. Hindi naman kataasan ang bundok na malapit sa resort. Si Drake ay nakahanda na rin, habang si Ricky naman ay nilapitan si Charisse. Mukhang hindi mo yata matali-tali ang sintas ng sapatos mo? Tanong ni Ricky sa dalaga. Bihira lang kasi ako nagsusuot ng rubber shoes, sir. Madalas kasi sandals lang sinusuot ko. Sagot nito kay Ricky. Akin nata ko na magtatali. Wika ni Ricky at yumuko ito. Habang si Drake naman ay taas kilay na pinagmasdan ng kaibigan sa pagbuhol ng sintas ni Charisse. Ang galing niyo palang magtali, sir. Manghang sabi ni Charisse kay Ricky. Siyempre, sanay ako dyan. Ngiting sabi ni Ricky at tumayo na ito. Tara na guys. Kailangan maging alerto kayo sa mga apakan nyo. Mamaya kapag nasa Fujiko Mountain na tayo. Paalala ng tour guide at nagsimula na silang lumakbay papuntang Fujiko Mountain.
30 minutes lang ang lalakarin nila bago sila makarating sa paanan ng bundok. Tuwang-tuwa ang anim na staff na kasamahan ni Charisse. Kasama si Jane at hindi nila alintana ang pagod sa paglalakad. Si Charisse ang pinakahuli sa kanila. Palibasa ay hindi siya sanay maglakad ng ganito kalayo kaya minsan ay natatapilok pa siya sa mga kahoy na nakaharang sa daan. Nang paakit na sila sa bundok ay mas lalong nahirapan si Charisse. Ngunit hindi siya sumusuko. "Ayos lang po ba kayo, ma'am?" tanong ng tour guide sa kanya na nasa hulihan niya. "Upo, kuya. Kaya pa naman. Mabuti at hindi mainit. Pasensya na at ang bagal kong maglakad. Tayo na lang tuloy ang nahuli." Ngiti niyang sabi sa tour guide. "Okay lang yun, ma'am. First time niyo po ba na umakyat sa bundok?" tanong ng kuyang tour guide sa kanya. "Upo, kuya. Ang hirap lang umakyat sa bundok, ano?" anya habang hinihingal na sa pag-akyat ng bundok. "Mahirap talaga, ma'am, kapag hindi ka sanay." Tura ng tour guide. Habang si Ricky at Drake naman ay napansin na wala sa paningin nila si Charisse kaya huminto si Drake. "Ricky, nauna ba si Charisse?" tanong ni Drake sa kaibigan. "Hindi ko alam. Akala ko magkasama sila ni Jane kanina pero mukhang anim lang yung mga nauna na kasamahan natin at yung dalawang tour guide." Sagot ni Ricky sa kanya. Hindi niya alam ngunit para nag-aalala si Drake kay Charisse. "Sige, mauna ka na para may mga titingin sa iba natin kasamahan. Baka nahuli si na Charisse at isang tour guide, kaya hihintayin ko na lang sila." Utos na Drake kay Ricky. "Ikaw na lang mauna, ako na lang maghihintay kay Charisse." Tanggi naman ni Ricky. "Ako na nga sabi eh, sige na mauna ka na." Pagtataboy niya kay Ricky. Ngumisi naman si Ricky ng nakakaloko. "Himala na maghihintay ka sa secretary mo. Ngayon lang yata kita nakita na para nag-aalala sa tauhan mo." Nagsalubong ang kilay ni Drake sa sinabi ni Ricky. "Napapraning ka lang, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Lahat naman ng tauhan ko'y concern ako. Madumi lang talaga yung utak mo." Natawa na lang si Ricky sa reaksyon ng mukha ni Drake hanggang sa narinig na nila ang sigawan ng iba nilang kasamahan na nasa gitna na ng gilid ng bundok. "Sige na nga, mauna na ako. Siguraduhin mo lang na hihintayin mo si Charisse." Bilin pa ni Ricky sa kanya. "Hihintayin namin kayo sa gitna." Tumango lang siya kay Ricky at umalis na ito. Inintay niya si Charisse at nag-aalala din siya sa dalaga. Kalahating oras pa ang kanyang paghihintay nang natanaw na niya si Charisse at ang tour guide na kasama ng dalaga. Nang makalapit na ang dalaga ay malawak ang ngiti nito sa kanya kahit na halatang pagod na ito. "Sir, napagod ka ba? Bakit ka nagpahinga?" Humihingal na tanong ng dalaga sa kanya. Hindi nito alam na hinihintay niya talaga ito. "Sinadya kong huminto dito para hintayin ka." Sagot niya sa dalaga. "Mahirap na at baka mahulog ka sa bangin at mawalan pa ako ng lucky charm." Bulong pa ni Drake sa kanyang sarili. "Naks naman oh, bakit mo naman ako hinihintay, sir?" Nakangiting tanong ni Charisse sa kanya. "Ang dami mong tanong, halika na nga at para makarating agad tayo sa tuktok." Anya't pinaunan niya si Charisse maglakad. Nakalipas ang ilang minuto ay naabutan nila ang kanilang kasamahan na nagpapahinga sa gilid ng bundok. Kalahati na lang at mararating na nila ang tuktok ng bundok. Hindi naman ganoong katarik ang bundok at may area na pwede silang makapagpahinga. "Charisse, mukhang pagod na pagod ka na." Nag-aalalang tanong ni Ricky sa dalaga. Nang makita niya ito na papalapit sa kanya at tagaktak ang pawis. "Nakakapagod pala talaga umakyat ng bundok, Sir Ricky. Pero kahit pagod ako, kakayanin ko." Sagot ni Charisse pero kahit ganoon, masaya siyang nakaakyat. "Ayos lang yan, Charisse. Masasanay ka rin kapag palagi kang umaakyat ng bundok." Sabi naman ni Jane. Napatangong nakangiti si Charisse kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ulit silang maglakbay. Ngunit sa hindi sinasadya ay na-out of balance si Charisse kung kaya't natumba siya. Mabuti na lang at nasalo siya ni Drake. Napayakap siya sa binata at sa hindi sinasadya ay sa kanyang dibdib pa siya na hawakan ni Drake. Tumili siya kaya ang iba nilang kasamahan ay nakita ang eksena na nangyari sa kanila ni Drake. "Sir, ang daddy ko! Bakit mo hinawakan?" Tarantang sigaw ni Charisse at walang anuman ay binitawan siya ni Drake. Pagbitaw naman ni Drake sa kanya ay lalo siyang na-out of balance kaya napaharap siya kay Drake at napayakap siya sa leeg nito at pareho na silang nabuwal at nagpagulong-gulong sa lupa.
Aabutin pa sana sila ng tour guide subalit hindi na sila nito naabutan na hablutin. Mabuti na lang at sa dinadaanan nila sila nagpagulong-gulong. Paghinto nila sa kahoy na bumangga sa katawan ni Drake ay sakalang sila natigil sa pagulong-gulo. Natulala pa ang iba nang makita sila ng mga ito sa posisyon nila. Nasa itaas ng katawan ni Cherry sa Drake at magkadikit ang mga labi nila. Parehong nalaki ang mga mata nila Ricky, Jane at mga kasamahan nila sa dalawa. Dilat naman ang mata ni Therese habang ang labi ni Drake ay nakadikit sa labi niya. Nang mahimasimasan si Drake ay nataranta ito at inangat ang kanyang ulo kaya naghiwalay ang kanilang mga labi. Dali-dali siyang tumayo samantalang si Therese ay hindi makatayo dahil bigla nalang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad naman silang pinuntahan ng leader ng tour guide. "Sir, okay lang ba kayo?" tanong ng tour guide kay Drake. "Oo, okay lang ako," sagot ni Drake at tumingin kay Therese habang nasa lupa pa rin ito nakahiga. "Therese, okay ka lang ba?" Nag-aalala lang tanong ni Drake at umupo para tingnan si Therese. "Hindi, sakit ng paa ko tapos sakit ang dibdib ko. Napilayan yata ako," daing ni Therese. "Kaya mo bang bumangon, ma'am? Kung hindi, huwag ka nalang gumalaw at baka ma-injured ka," sabi ng tour guide kay Therese. Dahan-dahang umupo si Therese. Nakahinga siya ng maluwag na maramdaman na wala naman siyang nararamdaman sakit sa katawan maliban sa kanyang paa. "Kaya ko pong bumangon pero medyo masakit lang itong paa ko. Hindi na siguro ko tutuloy sa taas ng bundok. Sir Drake, kayo na lang po umakyat. Pasensya na po kayo." Malungkot niyang sabi dahil pangarap pa naman niya makarating sa tuktok ng bundok. At kinakabahan pa siya sa paglapat ng labi nila ni Drake kanina. Bumaba naman si Ricky para kamustahin ang dalawa. "Okay lang ba kayong dalawa?" Agad na tanong ni Ricky sa dalawa nang makarating siya sa kinaroroonan ng mga ito. "Ako okay lang pero si Therese mukhang hindi okay," sagot ni Drake kay Ricky.